Nandito po ako ngayon sa steering room at mausok-usok pa. Mga boss, nagkaroon po ng trouble ang isang barko namin. Steering failure po ito. Ito po at nasunog ang ating motor control. Mga wires nito at itong ating magnetic contactor. Mabuti na lang at sa line side lang ang nasunog at hindi dito sa load side at hindi rin napiktuhan ang ating motor. Mabuti na lang mga boss at hindi pa nakabiyahe ang barko na to. Magsishifting pa lang sana sila. Kaso lang ayaw nang gumana ang ating steering kasi nga dito na nasunog na ang mga wire. Maayong adlaw mga boss. Bunal raha. Ayaw pawalas paglaom. Padayon. So ito yung outfit ko ngayon kasi papasok tayo sa steering room. Electrical problem ang ito troubleshoot natin ngayon mga boss. Kahit hindi ako electrician, ay kasama pa rin to sa trabaho ko. Dito sa station na to ay meron kaming on-call na electrician. Since steering ang ating problema ngayon ay dalawa kami magto-troubleshoot. Sa mechanical side sa ating hydraulic at sa electrical side naman sa kanya. Kung nasusubaybayan nyo ang mga dati kong video, ito yung sinasabi ko na sobrang pressure talaga kung magtatrabaho ka sa passenger vessel. Ang daming pasahero ngayon mga boss oh. Yan, meron kasing long weekend. Sobra-sobra ang mga sasakyan at mga tao. Kailangan na maayos agad namin to para makatulong na rin sa kumpanya. Safe-safe kasi tayo eh. So ngayon ay wala pa ang aming on-call na electrician. So habang inihintay ko ay chine-check ko muna ang continuity ng ating contactor. Kinunan ko na rin ang resistance ng kanyang coil. Use na kasi to mga boss at tinago ko na lang para maging spare. So ngayon ay papasok na kami at nandito na si Ilik. Sasamahan ko na siya mga boss. Maliit lang tong steering room ng barko na to. Kaya kasyang-kasya lang kaming dalawa dito. Shoutout rin pala ko kay Willer Jason na nag-video sa akin ngayon. Kala mo hindi kita isa shoutout ha? Medyo marumi na pala ang mukha ko ngayon mga boss no kasi galing na ako dito kanina. Shoutout na rin sa lahat na subscriber ko at followers ko na masugid na tagapagsubaybay sa akin mga video. I love you, mamwa, chup chup. Ngayon ay sinimula na agad ni Ilik ang bakbakan. At nag-order na rin kami ng mga kailangan naming gamit kagaya ng wires, fuse kasi pumutok yon at saka contact cleaner at WD-40. Ay, nagkaroon pa nga ng question and answer si Ilik dito. So hindi po ako barin Ilik. Salam po akong automotive mechanic. Kibali ang estilo ngayon na ginamit ni Ilik ay tanggal tsaka palit. Tanggal at tsaka kabit. Kung alin yung may sunog na wire, yun lang ang papalitan. Pagkaputol lang nasunog, ay dugtong agad ng bago para hindi malilito. Experto, Chef! Ha? Experto! Hindi, Ilik. Connection ng tanan. Anay, connection tanan? Oo. Ngayon ay dito na sa ammeter nag-replace ng wire si Ilik. So, mayroong mga screw na ayaw matanggal at sobrang tigas na. Kaya ang estilo dito ay puputulin na lang ang wire at dudugtungan ng bagong wire. Tapos i-insulate na lang ng electrical tape. Baka nagtatanong kayo mga boss ha, kung bakit ang itim-itim ng ating panel board. Bakit marami itong anoos. Ang chimnea kasi or ang tambutso kasi ng barko na to mga boss no, ay dumaan or pinadaan dito sa ating steering room. Kibali ang tail pipe nito mga boss ay nasa puwit ng ating barko. So, mayroong nagtatanong ano naman ang connection nito. Itong ating tambutso mga boss no ay nagkaroon ng crack or leaking dito sa ating steering room na siyang dahilan ng pangingitim at napuno ng carbon itong ating buong steering room. Pati itong loob ng ating panel board ay pinasok na rin ng carbon. At sa palagay din namin mga boss, ito yung pinaka main reason at pinakadahilan ng pagkakaroon ng sunog dito sa loob ng panel board ng ating control motor. Pero na-fix na po ngayon ang leaking na to. Kailangan po sila. So there in is here. Dito sa line 3. Line 3 is here. Ana. Kamu okay, na nasunog lik, eh. Diretso na lang. Diretso na ni siya. Dere sa pinkas. Kana sa tanan lik. Oo. Tabanger ko pinom do. Kay kasi piyat ata. So medyo malapit na kaming matapos ngayon mga boss. Ito na lang magnetic contactor ang nilinyahan ni Ilik no. So kung hindi nyo na itatanong mga boss, ay maraming bisis na akong nakapagpalit ng magnetic contactor sa isang motor. Marami na rin kasing mga pagkakataon na nasunog ang mga kontak ng magnetic contactor ng aming rampa. At saka wala kaming elektrisyan na matatawagan. Kaya yun, ako na lang ang magpapalit. Pati ang pag-tap ng connection sa mga wire sa ating mga induction motor na 3-piece ay minsan ay ginagawa ko na rin. Kung merong elektrisyan kami na matatawagan ay yung elektrisyan na ang papatrabahuin ko. Pero kung wala talaga kami elektrisyan ay obligado talaga ako na magtatrabaho nito. At saka mga boss, gustong gusto ko po na mayroong elektrisyan talaga na magtatrabaho kasi doon ako natututo eh. Ilagay siya katong kung ano, katong mupitig lagi yan pag mag-short ba? Kanang safety switch ba? Breaker? Breaker, circuit breaker. Dili no? Na po siya main breaker dito nasa, na, nasa control room. Oo. Pasig min trip to dito ganyan.
Basing kay kusog na kayo ni siya ko ano eh, kayo eh. Nagtag mo na yung kasunog dyan ni Jerry. Ngayon ay naging pansit na nga ang mga linyada ngayon sa wire mga boss. No? Tapos na nilinyahan ni Lake ang line side at saka ang load side. Ngayon naman ay tinirahan na ni Lake ng ating multimeter. Niredingan niya ang ammeter kung meron bang continuity. At ito naman ang ating fuse kung may resistance ba. So far ay all goods na mga boss. No? Kaya ito na, nag-spray na si Lake ng contact cleaner sa lahat ng mga linyada at mga contact dito sa motor control natin. Tapos binrush niya ito para makuha ang mga alikabok at mga carbon deposit na napapaloob dito. At nang sa ganun ay ma-revive na rin ang mga contact. So ngayon pagkatapos nito ay magti-testing na kami mga boss, no? So ayan mga boss, oh, kung narinig nyo ay umandar na ang motor ng ating steering. Ngayon po ay ako na lang mag-isa dito sa steering room para mag-observe kasi nga natatakot silang pumasok kasi baka magkaroon daw ng sabog or spark or something, kaya nag-ready lang sila ng fire extinguisher doon sa itaas. Sa punto na to mga boss ay doon na sa bridge ang ititesting ay hard port at hard starboard na ang steering wheel doon. Sa kasamang palad ay hindi po gumana ang ating steering wheel. Ang ating rudder indicator po ay hindi rin gumalaw nito. Ang napapansin ko mga boss ay parang malakas ang ugong ng ating motor. Ito palang hydraulic system dito sa steering namin mga boss ay wala ng pressure gauge. Kaya medyo pahirapan din ito na i-trouble. Mabuti na lang at medyo malakas pa ang ating pandinig at ginamit ko rin ang aking mga experience tungkol dito sa hydraulic at in-apply ko sa scenario na to at sinadjust ko si Lake na baka ganito ang nangyari sa motor, baka naiba ang kanyang rotation. Sinabi ko sa kanya na kung ano ang rotation ng ating hydraulic gear pump, ayun yung rotation na susundin ng ating induction motor. Kaso medyo hindi siya naniwala mga boss. Akala kasi niya mayroong forward at reverse tong motor na to. So ngayon ang gusto ko lang ipapagawa sa kanya ay baliktarin ang connection ng dalawang wire sa 3-piece ng ating induction motor para mabaliktad din ang rotation nito. At para lubos na maniwala si Lake ay nagkaroon pa ako ng demonstration sa kanya. Tulayan na kulit ha? Tulayan na manual ha? O nani, tuyok naman po ni siya. Ano, nagtuyok naman yung bumpa. Manual po ni. Mukha na naman ni steering. O, wala man. So, nag-gets nyo ba ang ipinapahiwate ko dito mga boss? Itong ating hydraulic sa steering mga boss, no, ay meron tong 24 volts na solenoid. Ito yung nagbibigay ng direction sa wheel kung saan niya papasukin sa starboard ba or sa port every time na iikutin ang ating handwheel doon sa bridge. Ngayon mga boss, kung sa pag-manual ko pa lang nito nung nag-under tong motor ay hindi gumana ang ating steering, ibig sabihin walang hydraulic na papasok sa ating pump. Ibig sabihin walang hydraulic pressure. Baliktad ang ikot ng motor. Hoy, jack lang, jack. Ano ba, anak? Ah, i-jack lang, breaker. Ngayon ay natapos na na ibaliktad ni Lake ang linyada sa koneksyon ng ating 3-piece na induction motor. So ngayon ay magtitesting na kami. Moto yung kwad. Suwayan na to, suwayan lang kung manwala. Gihon! Hindi ka tingog ko. Ako sumaya na. Ako na tingog ka lang. Wala na. Oo. Oo, tawa. Kung hindi ka siya nakitapagaw. Ngayon mga boss, ang steering wheel na doon sa bridge ang nagko-control nito. Bigas! So ayan na mga boss, tapos na, okay na, alright na. So mas maganda talaga na dalawa ang mag-trouble, mekaniko at electrician. Mahigit dalawang oras lang ito namin tinarbaho at balik na sa operasyon agad ang barko. So ayan, biyahe, ingat, ambrrrr!